Hi guys! Welcome back to my channel! Today, meron po tayong client na 2023 Next Gen Ford Ranger Wild Truck. Actually, si client is from Paranaque City. So, dumayo pa siya dito sa RNH Fairview Branch. Actually, mga client natin, malalayo sila. Pero dumadayo po sila dito sa Fairview Branch. Itong Ford Ranger Wild Truck, ang papalitan lang po natin dito, itong gulong lang po niya. Tapos ang gagamitin po nating mags, itong stock. Actually maganda yung stock mags ng Ford Ranger Wild Truck na next gen. So papalitan lang po natin to ng mas malapad na gulong. So tara, samahan niyo po ulit ako. Ito pala yung pinagpipilian niyang gulong, itong BF Goodrich KO2, ito po yung all-terrain. Ang size nito, 28560R18. Siyempre, itong BF Goodrich, American brand. Ito rin po yung isang option niya, itong Falcon na Wild Peak na 83W, ito yung all-terrain. Dahil ang presyo ng BF Goodrich, nasa 22,000 po yung isa. Mas mura po itong Falcon na nasa 18,000 po yung isa. Pero may discount pa naman po yan. So ang napili ni client, itong Falcon Wild Peak 83W. Ang size nito, 28560R18. Itong Falcon all-terrain na rin siya, so pwede siya sa highway at pwede rin siyang pang light trail. Pagdating sa grip ng gulong na to, makapit po siya kahit basa o tuyo yung kalsada. Same naman siya ni BF Goodrich. So itatapat muna natin to dun sa pickup po niya para makita na natin kung anong kakalabasan nito. Actually yung size ng stock po niya 255 65 R18, so mas makitid siya na mas makapal. Tapos ang ilalagay natin yung mas malapad na 285, tapos yung kapal naman niya 60. Siyempre yung ilalagay natin, mas mataas siya compared dun sa stock. Actually, pwede ka rin maglagay dito ng 275-65R18 or 285-65R18, kakasya po siya. Dahil may plano si client magpalit ng mag sa mga susunod na buwan, so sakto lang itong 285-60R18, so kahit magpalit siya ng aftermarket na mags kagaya ng mga Fuel, Black Rhino or BLF, hindi po siya sasayad. Unlike pag sinagad mo yung gulong sa stock mags kagaya ng 275-65R18 or 285-65R18, ngayon pag naisipan mong magpalit ng mags kagaya ng mga Black Rhino, BLF or Fuel, sasayad po siya. So ito, natanggal na po lahat ng mga gulong, i-dismount na po natin. So iingatan lang natin tong stock mags para hindi magasgas. Tapos ikakabit na rin po natin yung napili niyang gulong na Falcon Wild Peak All-Terrain Tires. Yung specs ng stock mags po niya, ang size po niyan 18x7.5. Tapos yung offset plus 55. So napakataas niya, kaya mapapansin nyo, pasok na pasok yung mags. Ngayon, pag nilagyan natin to ng ganitong size na 285-60R18, hindi pa rin siya lalabas.
pero halos papantay na siya dun sa fender. So pag ganitong size pa rin at stock mags at gusto mo nang lumabas yung gulong, pwede tayong maglagay ng wheel spacers na 25 to 35 mm. So hindi po yan sasayad kahit maglagay tayo ng makapal na wheel spacers. Hindi kagaya sa mga Toyota Hilux Conquest na pag nilagyan mo ng ganitong size na 285/60R18 yung stock mags nila at lalagyan mo ng wheel spacers, sasayad po siya. So mamaya, check na rin natin tong stock na upper control arm niya dahil maglalagay tayo ng malapad na gulong para sigurado lang din po. At syempre, makita nyo rin po. Check din natin tong fender liner dito sa may bandang bumper. Tapos dito sa may bandang mudguard. So ikakabit na po natin tong mga gulong. Actually yung mga ganitong size na 285/60R18, pwede rin to sa mga Toyota, sa mga Mitsubishi. Kagaya ng mga Montero, Strada, Fortuner, Hilux Conquest, basta yung mga naka-size 18 na stock mags. Kung gagamit pala tayo ng mga aftermarket na mags, kagaya ng mga Puel, Black Rhino or BLF na size 20 dito sa Ford Ranger Wildtrak, ang tamang size na ilalagay natin dyan, 275/55R20, para hindi siya maliit tignan. Kasi pag nilagyan mo ng 265/50R20 or 285/50R20, parang sinlaki lang siya ng stock. Tapos pag size 17 naman, pwede tayong maglagay dyan ng 265/70R17 or 275/70R17. Yung 275/70R17, medyo mahirap lang siyang hanapin. Usually, ang nilalagay na namin dyan, 285/70R17, tapos i-adjust na natin yung fender liner sa may bandang harapan. So, tapos na po yung installation. I-check na natin siya kung sumasayad siya sa mudguard or sa may bumper. So, wala siyang sayad po. Ayan, malayo po siya. Tapos, i-check naman natin yung stock na UCA, itong upper control arm. So malayong malayo po yan, ayan makikita nyo. So safe na safe po yung ganitong size dito sa stock mags. So tapos na po ito. So ito na po yung Ford Ranger niya na pinilitan lang natin ng mas malapad na gulong po. So maganda talaga tong stock mags po niya. So bumagay naman yung Falcon na gulong dito sa stock mags. Itong nilagay nating gulong, halos pumantay siya dun sa fender. So dun sa mga may Ranger na kagaya nito at ayaw nilang lumabas yung gulong. So magandang gamitin yung stock mags tapos lalagyan na lang natin siya ng mas malapad na gulong. Kung hindi mo naman plano magpalit ng stock mags talaga, pwede mo nang isagad yung gulong hanggang 285/65R18. Pero papantay lang din siya sa fender. So hindi siya lalabas sa fender po. So hanggang dito na lang po ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para pag may mga bago akong mga videos kagaya nito ay na-update ko namin kayo. See you on my next vlog. Bye!